ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa po ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Amen, amen. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Panginoon, loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ka, O Diyos, tunay na ang katapatan mo ay dakila. Walang hanggan ang iyong katapatan. Kaya sa gabing ito, patuloy namin isisigaw na ikaw ay isang tunay na tapat na Diyos na maging Panginoon sa oras ng paghihigpit at pagdurusa. Ikaw ang aming magiging kanlungan. Ikaw ang aming magiging gabay. Oh, we worship you, Lord God. Minsan pa aawitan ka namin at isisigaw namin ang katapatan mo sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka naming pupurihin. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Katapatan mo, Diyos, ay dakila. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsamba'y iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Amen, amen. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsamba'y iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
kalhatiin ka. Sabay-sabay po natin sabihin, Panginoon, kay buti mo. Amen. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Ika'y aawitan at pupurihin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, O God, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Siya nga po, Panginoon, iyong likha'y luluwalhatiin ka. Sabihin natin, napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Thank you, Lord. Iyong likha'y luluwalhatiin ka. Purihin ka, Panginoon, noon, ngayon at magpakailanman, hindi ka nagbabago, O Diyos. Maging sa mga panahon, O Lord God, in the midst of trials and testings in life, Lord God, nararamdaman namin, nakikita namin, Panginoon, nasasaksihan namin, Panginoon, ang kabutihan mo, ang katapatan mo ay tunay na sapat at dakila. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, as we celebrate the life of Sister Esther Javier, we come before your throne, O Lord God. Narito kami ng mga nagmamahal, Panginoon, sa kanya, sampu ng kanyang pamilya.
we will continue to honor you. We will continue to worship you, Lord God. At hindi mapapatid ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, ang gawain nito. Walang ibang maging motibo, walang maging ibang purpose, just to glorify your holy name. Maluwalati ka sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At ang lahat na ito, ibinabalik namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At patuloy po tayo magpuri sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Joyce, inunahan mo ko ah. Doon po sa program natin, ay babasahin po natin yung scripture. Dito po sa John chapter 14, verses 1 to 3 and verse number 6. John 14, verse 1. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. 2 Corinthians chapter 5, verse number 1. Now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands, because when we are clothed, we will not be found naked. The Lord bless the reading of His words. We may be seated. Diyan po sa hawak na papel natin ay permit me to read the profile of our beloved Ate Esther. Siya po ang gumawa niyan. At sinasabi dito, Esther Candelaria Javier was the oldest of four children of Rhoda J. Elizaga and Ruben V. Candelaria. She was born in Lubungan, Kalinga on January 3, 1942. Because of the Japanese evacuation, she attended kindergarten school in Cabanatuan, Nueva Ecija for 3 years. Her grade school in Tondo and Santa Cruz, Manila, graduating from PCU Union Elementary School and Union High School in Malate. She took up her bachelor's degree in education at the same school. Her music education at Philippine Women's University and her Master's of Arts in Guidance and Counseling at Philippine Normal College. She taught at Grace Christian High School for a year, then transferred to the Division of City Schools, Manila, where she served for 23 years, from 1965 to 1988. She became a music demonstration teacher on the district and division levels. She also taught church music at Bethel Bible College and at 3 other Bible schools in Metro Manila. Esther was a church pianist at Manila Bethel Temple and later Central Assembly in Malate. In the 60s up to the 80s, she served with her husband, Reverend Eliezer E. Javier, as a pastor's wife for 47 years. Together, they founded Light of the World Christian Center in 1984. Now, Light of the World.
which has now close to 100 churches plus hundreds of outreaches all over the Philippines. She is survived by her siblings, Jose, Paul, and Grace Candelaria Marcelo, her son, John Wesley, his wife, Malu, and her grandson, John Matthew Javier. Good evening po sa bawat isa sa atin. Kanina po sa cremation, ay napabilis yung pag-cremate sa body ni Ate Esther. Kaya po, kinapos yung oras namin sa service at meron pa sanang gusto mag-tribute pero hindi na po nakapag-tribute because of shortness of time. Ito po ang pagkakataon natin ngayon that we could give tribute to Ate Esther. Sino po ang gustong mauna? Yan. Sige, ikaw na. Come here. Okay, lagi ko si Pastor Mai. Thank you. Maikli lamang po ito, bagamat mahaba ang pinagsamahan namin ni Ninang Esther Javier. We cannot deny the legacy of Sister Esther Javier in our lives and in the lives of other people. Her life was is a blessing. Nais ko pong ikwento ng konti itong mga bago. Nung ako'y bago ko pulisanin itong church na ito, inimbitahan ako ni Pastor Javier sa Sagittarius na magsalita. Nung una, ayokong pumayag, natatakot ako eh. Pastor Javier yun. E de, sinundo niya ako. Habang nasa kotse kami, sinabi ko, Pastor, pagka ba nagpipreach ako doon mamaya, ay nandun kayo. Oo, oh, manonood ako. Naku po, sabi ko. Pagkatapos po noon, kala ko, in-invite lang ako. After that, ay lumipad na si, nagbigay ng schedule si Pastor Javier. 2 months, salitan kami ni Pastor Chico Hinko. Hindi na pala ako babalik dito. Kala ko, na-invite lang ako. Kaya nagpaalam na rin ako kay Pastor Loyola. Pagkatapos noon, well, nasa Amerika siya, minsan nagsalita ako, magsasalita ako, binulungan ako ni Pastor Attorney Hinko, si Chico Hinko. Sabi niya, kung merong kang dapat katakutan o kabahan, ay hindi si Pastor Javier. Abay, sino ka ako? Yung nasa unahan, si Sister Esther Javier. Sabi ko, ha? Eh, lagi po kasi nasa unahan yun eh. Tapos eh, nagsimula na ang letter giving. Totoo pala, kada bababa ako ng pulpito, hindi ko malilimutan na nag-aabot siya sa amin ng mga love letters na hanggang ngayon po nakatabi pa rin sa akin. Sapagkat para sa akin po, kayamanan yun. Inipong ko yun. Iaabot niya, nandun yung mga, oh, mali ang grammar mo, mali ang pronunciation mo, oh, paulit-ulit mo yung po, opo, maraming beses. Eh, minsan ang joke niya talagang simple lang, pero may rebuke eh. Sabi nga kanina do sa eulogy ay, hindi ka masasaktan, pero rebuke. Akala mo tahimik lang yan, pero malakas ang dating ng mga rebuke. Banayad nga lang, hindi katulad ni Pastor Javier. Minsan nga, eh, hindi ko rin malilimutan na tatahi-tahimik si Ninang Esther, pero joker din. Minsan, eh, sabi niya, si Pastor inaatake ng kanyang migraine. Sabi niya, alam mo, yung migraine, sakit na matatalino yan. Buti na lang, hindi ako matalino. Sabi niya, hindi ko malilimutan lagi na nagjo-joke siya, minsan ay meron din patama.
Sabi niya nga sa amin, nung siya sumasabay sa amin, papunta sa church, nung medyo malakas pa, sabi niya, may kompleto na kayo. Mayaman kayo, may sasakyan, may gadget, may lahat. May aso pa. Isa lang kulang. Pera. Ganun lang buhanat si Ninang Esther, pero talagang may matatawa ka. Maraming magandang pangyayari na naganap kahit yung pong kasi po si Ninang Esther full of wisdom. Bagamat medyo old fashion yan dahil minsan nakita niya, bakit madilim sa church? May ilaw pa. Ano to? Disco house? Baka hindi ako mabless. At saka yung natawa ko noon dati, traditional kasi siya doon sa, dapat may ikaw, paglulusong ka sa tubig at magbabaptize, nakabarong ka at nakasapatos. Si Pastor Rabier kita mo. Sabi ko, dapat pala nakasapatos ako, ilulusong ko. Kasi nung araw si Pastor Rabier, ganun eh. Lumulusong siya ng nakabarong at nakasapatos. Pinapakita na ito ay formal na ano na ginagawa na simbahan. Eh kaso ngayon hindi na masyadong ginagawa 'yon. Marami rin kaming natutunan sa buhay sa mga payo niya sa aming mag-asawa. Kasi direkta siyang mag-rebuke. Eh. Hindi wala nang sabi-sabi pa sa pagsasabihin niya, sasabihin niya sa ito. Ito 'yan. Ibig sabihin noon pag nasasabi niya siya ng direkta 'yan, hindi ka na iba sa kanya. Kaya nakakamiss yung ministry ni Ninang dahil yung legacy niya ay hinahanap-hanap. Lalo na nung natigil na siya doon sa Makati, ay kasi nga nahihirapan na siyang maglalakad, ay hinahanap-hanap yung kanyang mga contribution. Lalo na pagka mayroong pastor's appreciation, gagawa ng tulayan, tuwan-tuwa mga bata sa kanya, nagtuturo siya doon. At kami naman, parang kinikilala namin siya bilang pangalawang magulang o ina dahil ang mga sinasabi niya, lagi namin kinukonsider. Nung araw, si Pastor Rabier talagang grabe kong mag-rebuke. Pero si Ninang Esther naman, sabi nga pupurihin ka muna pero i-rebuke ka rin. Pero siya naman po, nag-appreciate talaga. Alam mo, maganda yung preaching mo. Every Sunday, nito lang, ha, nung malakas pa siya, ay 7 sermon ng kanyang pinapanood, linggo-linggo. Talagang tinitignan niya yon sermon ni Bisha, sermon ni Pastor Charlie, sermon ko, sermon, iba pang mga pastor. Talagang pinapanood niya. At nakita ko nung buhay pa si Pastor Javier, talagang siya talagang full support. At armor bearer din siya. Pero nung namayapa si Pastor Javier, nakita ko nag-bloom si Ninang Esther. At siya ay nai-invite kung saan-saan mga churches para magsalita. Doon nag-bloom siya, talagang lumabas yung mga yung skill and talents niya sa pangangaral at saka yung wisdom niya. Kung mag-preach siya, sabi nga hindi siya mahabang mag-preach pero malaman, hindi siya ganun ka-energetic mag-preach pero makikita mo na talagang full of wisdom. So yun ang iniwan niya na talagang sa loob ng 27 years na kasama namin siya noon sa Light of the World ay minsan binabasa ko yung mga letter niya talagang mayroong mga nasasaktan din ako. Sabi niya, ganito, huwag mo nang uulitin yan, ganito. Alam mo, may dapat tayo peacemaker. Huwag tayong makikipag-away sa mga pastor, sa mga kapwa churches. Talagang malumanay pero punong-puno ng wisdom. At I think, sabi ko nga, pagka nililingon ko yung lahat ng mga nagawa ni Ninang sa ministry, ay ito, lalo itong lumalabas at ito ang bunga ng kanyang legacy. She fought the good fight and she finished the race. Thank you. God bless. Thank you, Pastor Mayi. Si Pastor Mayi po, yung ating pastor sa Makati, kung saan ay dumadalo si Ate Esther. Totoo po yung sinabi ni Pastor Mayi, no? Si Ate Esther, laging may PRC. Papuri, rebuke, tsaka correction. Praise, rebuke, and correction. T
Tingin ko tayo pong mga pastor na narito sa Light of the World ay nakatanggap ng PRC mula kay Ate Esther. Amen. Sino po? So, napakinggan natin si Pastor Mayi. Sino po? Pastor Eric. Thank you, Pastor Charlie. Nabanggit po dun sa profile ni Sister Esther yung pong pianist. Late 70s, ako po tinulak ng nanay ko na magpaturo ng piano kay Sister Esther. Ang dahilan ko kung bakit ako pumayag na mag-aral ng piano, kasi dun sa bahay nila gagawin yung lesson. Maraming laruan si John Wesley nung araw na magaganda. So, wrong motive. Sabi ko, sige, mag-aaral ako ng piano. Tapos yung nabanggit ni Pastor Mayi kanina na diretso yan, makipag-ugnayan. Madalas kong marinig dyan habang nagle-lesson kami, ay kamote, hindi ka nag-practice, ano? Ganun kaaga nung kami po ni Sister Esther ay magkakilala, thankful ako sa Panginoon dun sa kanyang ways ng pag-handle nung mga taong nakakasalamuha niya. She will always be intending na ikaw ay lumago, mag-improve, at saka mag-flourish. So, hindi kanya ikakadel o hindi kanya sweet talk. At yun nga ang mga nakaka-appreciate nung ganung dealings ni Sister Esther. Talagang natuto naman. Sa kasawian palad, dahil nga wrong motive ako, hindi po ako natuto magpiano. Nag-recital pa nga po kami sa church. Si Sister Esther po yan, bago mag-start ang service, minsan nagso-solo concert yan. Doon sa Central Assemblies of God, doon sa Taft Avenue. At ang mga tao magsasabi niyan, more, more, more! Kasi ang dami niyang tinutugtog, ang dami niyang ipinaririnig sa tao habang wala pa yung service. She has become our family friend. Ako po malungkot dahil nga tapos na. Pero nandoon din yung kasiyahan na she will now be receiving her rewards from the Lord. John Wesley, may mga laruan ko pa ba sa bahay? O naipasa mo na kay Matthew? Naalala mo pa ba yung Mazinger C na pinaglalaruan natin nun? Yun lang ang dahilan ko kung ba't ako tumanggap nung pag-aaral ng piano. Para after ko mag-lesson, maglalaro kami ni John Wesley ng mga laruan niya. Kahit po pag magko-conference kami sa Light of the World, Sister Esther would always approach pastors and say her mind. Sasabihin niya yung nasa isip niya. Tapos ako po ang nagpapasalamat ako sa Panginoon, sasabihin niya, Eric, kuha mo nga ako ng ganito, kuha mo nga ako ng ganyan. Hindi siya nangingimi na kung ano yung talagang nasa kalooban niya o ano yung nasa isip niya, ay ipapahayag niya sa iyo at mapagmahal po si Sister Esther. Mapagmahal po siya. Kaming mga batang pastor ay nakakuha ng pangalawang nanay sa pamamagitan ni Sister Esther. And I will be missing her. I will just be praising the Lord for the memories that He has granted to us nung magkasama kami. And it is my assurance that He will continue to comfort us all. At yung paalala nga na she is in a better place
Yung madalas sabihin, good night, see you in the morning. Ang aking sasabihin din kay Sister Esther. I thank the Lord for her life. I thank the Lord for what she has shared to me and what she has shared to so many of us. Napakarami, napakasagana. At tunay ngang biyaya ng Diyos sa atin na nakasalamuhan natin siya. Salamat po. Magandang gabi po. Salamat, Pastor Eric. Yung kanina po ay yung mother ni Pastor Eric ang nag-tribute. At medyo ganun nga ang pagkakakwento. Yung medyo sa pag-aaral ng piano. So yung mother ni Pastor Eric ay kumbaga sabi, magkasunod silang kinasal. No? 1 month yata ang diferensya. Pero ayon sa kwento kanina, natagalan si Ate Esther at medyo nakatatlo na yata si Ma'am Thelma. Wala pa yung kay Ate Esther. And then finally, John Wesley came. Praise the Lord. It was a celebration. No? Sino pa ho ang... Pastor Joseph, puro pa nga pastor ang nagpapatotoo. Alam niyo po, napaka mapagmahal ng pastor si Ate Esther. Good evening sa ating lahat. Ako po si Pastor Joseph. Ako po ngayon ay kasalukuyang sa katalaga sa Light of the World Binangonan at sa Taguig. Malaki ang naging impact ni Ma'am Esther sa akin. Dalawang bahagi na sa life ko na naalala ko lagi siya. Naalala ko na 21 years old ako nang napunta ako sa at nag-associate ako kay Pastor Javier sa Light of the World Cubao. Yung unang-unang pagkakita niya sa akin, kasi siyempre nagsisimula pa lang ako sa ministry, wala talaga akong damit. At yung aking damit ay meron akong isang slack. Tapos yung long sleeve, mahilig ako yung naka 3/4. Pagkatapos nun nakagamusa ako. Kaya ang salubong agad sa akin ay mukha kang sanggano. First time namin mag-meet nun. No, talagang tinignan niya yung itsura ko talaga. At siya yung unang-una, binihisan niya ako. Yun ang naalala ko kay Ma'am Esther. So binigyan niya ako ng barong at ang tatak ng barong ay enchis. Ewan ko, meron pa ditong enchis, no? Yun po yung binigay niya sa akin. Yung barong na yun, at mukha hindi niya alam yung sukat ko, kaya medyo malaki yung barong sa akin. Kaya sa tuwing sinusuot ko, para akong saranggola. Talagang kasi merong fan na laging pagka tinatamaan yun, laging maluwag yung barong na yun. Pangalawa na alala ko kay Ma'am Esther ay yung katulad ng ginagawa nila kay Pastor Mayi na tinuruan niya ako. Siya talaga yung pagdating sa pulpito, si Ma'am Esther talaga yung aking mentor. Siya yung nagturo sa akin paano ko tatayo sa pulpito, paano ko magsasalita. Lahat yun ay na-refine yun sa pamamagitan ni Ma'am Esther. Kaya napakabuti ng Panginoon sapagkat na-connect ako. No? Na-connect ako sa tamang tao. Kaya talagang naging maayos yung ministeryo na aking ginagalawan sa ngayon. Nung namatay si Pastor Javier, hindi natapos doon. Binihisan pa rin niya ako. Kaya siya yung mga sapatos ni Pastor Javier, binigay niya sa akin. Medyas ni Pastor Javier, binigay niya sa akin. Pagkatapos yung kanyang polo ni Pastor Javier. Tapos yung boxer short, no? Nantatak, enchis ulit, no? Tinitinan ko, meron kayang brief na enchis? No? Yun talagang pag nagsusuot ako, no, underwear lang talagang, pati yung mga panloob ni Pastor Javier, ay binigyan niya ako. Kaya nagpapasalamat ako sa life ni Ma'am Esther. Talagang kung ano ko ngayon, ay malaki talaga yung naging impact ni Ma'am Esther sa akin. Thank you, Pastor. Pero merong tagubilin yun pag nagbibigay si Ate Esther. Sabi niya, pag hindi kasya sa'yo, balik mo para maibigay sa iba. Amen po. Bernice?
anak po ni Pastor Mai. Magandang gabi po sa bawat isa sa mga pastors and the family of Sister Esther Javier. Naalala ko po si Lola Esther. Ayaw niya po magpapatawad ng lola. Kasi daw po nakakatanda daw po yun sa kanya. Kaya gusto niya po is Sister Esther lang. Ayaw niya din po ng ninang kasi karamihan po sa church, ang tawag sa kanya is Ninang Esther. Kasi po nasanay po sila, naririnig nila sina pastor, pastora, na ninang ang tawag. Lagi po siyang naninita. Hindi naman kita inaanak, bakit ka ba nagnininang ng ninang sa akin? Ganun po siya lagi. At si Sister Esther po, pag may binigay siya sa'yo, gusto niya po makikita yon na ginagamit mo po. Kasi po pag hindi niya po nakita na ginagamit mo, direkta niya pong sinasabi po yun at nagtatampo po siya. Nasample na po kasi ako noon. May binigay po siya, hindi ko po nagamit. Lagi niya sinasabi na, hindi mo pa nagustuhan yung binigay ko sa'yo. Yan. Gusto niya po na dun niya gusto makita na na-appreciate mo yung binibigay mo sa kanya. And then, si Sister Esther po kasi parang tumayo pong second lola ko po. Kasi parang second parents po siya ng parents ko. Pag may problema po sa trabaho, pag may problema po sa church, hindi po alam ng parents ko, sa kanya po ako nagsusumbong. Dati po kasi kay Pastor Javier, nagtataka nga po ako bakit yung mga ilang pastor na iilang or natatakot kay Pastor Javier. Ako po kasi noon, nung buhay pa po si Pastor, hindi po ako natatakot magsumbong sa kanya or mag-vent out sa kanya. Kaya minsan sinasabi ko kay Mama, Ma, bakit yung mga ilang pastor sa light takot-takot maglumapit or makipag-usap kay Pastor Javier? Kasi nga, di ba po, intimidating siya kung titingnan natin. Pero ito pong mag-asawa na to, Sister Esther, Pastor Javier, grabe po yung heart po nila, especially Sister Esther sa mga bata po. Yung heart po niya sa mga bata po. And lalo sa akin din po, na parang tinuring niya po talaga akong anak. Inaabangan ko po every birthday kasi yan po, hindi po niya nalilimutan ang kaarawan ko. Mas nauna pa po yung bumati kaysa sa parents ko. Minsan parents ko pa po yung nakakalimot na birthday ko. Pero Sister Esther, lagi po yan matik, may bate or may card na ipapadala sa bahay. Kaya medyo nalungkot po ako. Inaabangan ko po yung bate niya nitong, nag-birthday po kasi ako nitong nakaraang, October 25 po. Nalungkot ako kasi inaabangan ko po talaga yung bati niya. Siya po yung unang bumabati sa akin pag birthday ko po. Yun po yung hindi ko malilimutan sa kanya. Hindi niya po nalilimutan yung mga special na araw ng mga taong malalapit sa kanya. And lagi niya rin po niyang inaalala, pinapaalala sa akin na lagi ko daw pong tulungan at huwag ko daw pong iiwan sa ministeryo ang aking mga magulang. Yun po yung pinaka-aral na lagi niyang tinuturo sa akin na lagi ko daw pong tulungan ang aking mga magulang when it comes to the ministry. Kasi siya mismo nakita ko hindi niya iniwan ang ministeryo ng Lord. Tama po ba? Hindi niya iniwan ang ministeryo ng Lord hanggang sa pumuti na ang kanyang buhok, hanggang sa, yun nga po, sa huling araw niya. Hindi niya iniwan, hindi niya pinabayaan ang ministeryo ng Panginoon. Totoo po yung sinabi ni Pastor, every Sunday, simula po na nag-pandemic, 7 or higit pa na sermon na pinapakinggan po niyan. Kung may plus points lang po sa langit, lagpas-lagpas na po si Sister Esther. Dahil every Sunday, ang dami niyang pinapakinggan na sermon. Pero one good thing about her is that yung napaka-sharp po ng memory niya, tama po. Napaka-sharp ng memory niya. Minsan, ikaw pa yung malilimutan, ikaw yung mas bata, pero siya hindi niya nalilimutan. What I love about Sister Esther also is that yung love niya for the church, especially sa light of the world, sa mga pastor, kahit matitigas ang ulo daw po ng mga ilang pastor, yung love din niya po sa aking family. Never niya pong pinabayaan ang aking pamilya in prayers, in everything. And nasaksihan po kasi ni Sister Esther, nasaksihan ko po kasi talaga siya rin po mismo yung journey po namin na kami as a family in the ministry of the Lord. Nasaksihan niya po lahat ng nangyari.
And hindi niya po kami binitawan sa panalangin, sa pagsuporta. Kaya masaya kami dahil masaya tayong lahat dahil si Sister Esther ay nasa piling na ng Panginoon. Pero minsan may isip mo pa rin na malungkot. Kasi sabi nga ni sino ba, si Pastor Charlie po ata nagsabi po noon, kung ang Roma po may Pope, ang Light of the World daw po may Mama. Parang Pope or si Sister Esther po yun. Yung po mamimiss namin tuwing conference. Iba yung feeling kasi di ba po pag bawa sa conference, kasama mo siya, maglakad or katabi mo siya. May ibang feeling, uy, katabi ko Sister Esther, uy, close kami ni Sister Esther, ito yung Mama ng Light of the World. Diba? Iba yung feeling eh. Pero yun yung feeling kasi na mararamdaman mo, makikita mo sa buhay ni Sister Esther yung anointing, yung glory ng Lord sa kanya. Kaya parang gusto mo lagi mapalapit sa kanya. Gusto mo siya makilala lalo. Gusto mo siya maging ka-close. And I'm very happy and privileged dahil nakasama ko si Sister Esther serving the Lord in the ministry throughout the years. Nabigyan ako ng pagkakataon ng Lord na makasama siya sa pagmiministeryo sa Panginoon. Kaya mamimiss ko po talaga ng sobrang aking Lola Esther po. And maraming salamat dahil birthday, alam ko po birthday po ni Pastor Javier po ngayon, di ba? Birthday reunion na po nila doon sa langit po. Ayun po, so tayo po ay patuloy na panalangin natin ang naiwang pamilya ni Sister Esther at tayo po ay patuloy. Magpatuloy po tayo sa ministeryo ng Panginoon kasi yun po ang gusto nilang mangyari hanggang sa huli. Yun po. Salamat po. Dinala siya sa hospital at nagkaroon yata na siya 7 stitches. Pagbalik niya, ay nag-text o nag-message siya sa akin. Sabi niya, hindi ko mapapanood ang yung video kasi nga, kinento niya nga yung na-accident siya. At yun po ay nag-expect ako na yung video lang yon. Pero nakalipas po ang mga 4 na video, hindi pa rin niya na nakikita. No. So, sino po? Ito yung kanina na gusto sana mag-testify. Aking wife, si Feli, magbigay ng tribute. Magandang gabi po sa lahat. Kung maalala ko, ngayon lang po ako tatayo sa lahat po ng pinupuntahan namin patay ng mga kakilala, mga kamag-anak, hindi po ako nagtitribute. Ngayon lang po, sa loob na magsi 60 years old, ngayon lang po ako magtitribute. Dumating po kami sa Light of the World ng 1988. Nung nalaman po ni Pastor Javier, ang sabi niya, wala pa kayong anak, wala pa po, maglilimang taon na. Ang sabi po ni Pastor Javier, huwag ka mag-alala, si Ate Esther mo nga eh, 9 taon bago ng anak, sabi niya ganun. Tapos nalaman po ni, nung dumating kami doon, inistima talaga akong si Esther, sabi niya, halika, wala kang ano pa noon, ng life group pa noon. Sabi niya ganun. Dito ka na sa grupo ko, sumama. Tapos kada Sunday, halika na, doon tayo sa likod, magpipray. Natuto po ako sa kanya talaga, yung na-correct niya ako sa paraan ng pananalangin, na sabi niya, hindi yung dakong lugar, kasi isa lang yun. Pag dako, dako lang. Pag lugar, lugar lang. Tinandaan ko talaga yun, yung unang correction niya sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon, kasi ginamit si Pastor Javier, at Sister Esther sa buhay namin kasi nung dumating kami sa Light of the World ay mga basang sisiw kami dahil dun sa pinanggalingan namin church. Pero pagdating namin sa Light of the World, binanlawan kami ni Pastor Javier, tinuruan kami at natuto talaga ako na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi sa tao, kung hindi sa Panginoon. Naalala ko nga po no, one time sabi niya ganun, Pastor, ang galing mong mangaral, sabi niya, wag mo akong purihin. Ang purihin mo ay ang Panginoon. Sige po, sabi ko ganoon. Tapos marami pa siyang mga ano namin. Pero salamat sa Panginoon kasi nung nagbuntis na po ako, ang unang-unang natuwa, si Pastor Javier.
nang pagdat nalaman po niya yon, umalis sila papuntang Israel. Pagdating po nila, para po sila may bagong baby. Kasi pagdating niya sa church, may dala siyang cradle, may dala siyang lampin, lahat ng gamit dala-dala niya. Pa yung kay Michelle na si Michelle po yon. Kaya yun nga po na naging ninang ni Michelle Sister Esther. At from then on po, yun nga sabi ni Bernice na talagang pag may binigay sa iyo, kailangan gusto niya makita, sabi niya sa akin. Peli, may gusto ako ibigay sa iyo. Magustuhan mo kaya? Eh ako naman po, wala naman akong pinipili. Kaya kada bigay niya, ginagamit ko talaga, nakikita niya, sabi niya, alam mo, ikaw lang yung pinakamasarap bigyan. Kasi nakikita ko, ina-appreciate mo, sabi niya ganun. Tapos tinuruan rin niya ako na papaano kumilos. Gayun din si Pastor Abe, sabi niya, Peli, kung ikaw ay isang kay ushers, huwag kang maglalakad ng nakayuko. Beacon pa din, sabi niya ganun. Kailangan taas noo ka kasi ushers ka. Kasi nakikita niya ako nakayuko, naglalakad. Sabi niya, hindi ganun ang ushers. Tapos, yun nga po, one time, nag-rebuke si Pastor Javier. Talaga nasaktan ako, pero nasaktan na natutuwa. Kaya sabi nga ni Pastor Alina, ay, hindi ka na miyembro. Leader ka na ni Pastor kasi na-rebuke ka na. Kasi hindi nag-rebuke yan nang hindi niya leader. Sabi niya ganun. Kaya po, salamat po sa Panginoon dahil ang palaging pag yung may mga lakad si Pastor Javier at kasama si Sister Esther, matik na po yun, kasama rin ako. Kasi para daw may kasama si Sister Esther. Kaya pag may mga pinupuntahan, palagi po akong kasama. At ang hindi ko makakalimutan sa kanya, palagi siyang may bit-bit na pagkain. Sabi niya, kasi baka magutuman tayo, sabi niya ganun. Tapos talagang yung pagiging generous niya talaga, salamat sa Panginoon kahit kaunti na i-impart niya sa akin. Kasi dati parang hirap na hirap ako magbigay, pero nakita ko sa kanya na yung mga ganung bagay na talaga nagbibigay siya ng ano yung hindi mo isipin na ay wala naman silang ano, wala ganito lang ano ang kalalagayan nila, pero kung makapag magbigay siya talaga, ma-appreciate mo talaga, talagang valuable talaga, kumbaga i-treasure mo. At yun po ang mamimiss namin, na hindi niya nakakalimutan yung birthday ko, birthday ni Charlie, at birthday ng inaanak niya. Pag hindi po siya nakabati, pagdating na nakita kami, bit-bit niya na yung kanyang regalo. Pero ang hindi ko po inaano yung regalo, kundi na ako po talagang appreciate ng ano siya, na hindi niya nakakalimutan. Tsaka mamimiss ko na po kasi pag birthday ko, kauna-unahan siyang bumabati sa group chat. Wala na pong babati sa akin sa group chat na kauna-unahan na birthday. Kasi simula nang dumating kami ng Light of the World, di niya nakalimutan birthday ko at mag-i-stop na yung pagbati niya sa akin ngayong buwan na ito. Salamat po sa Panginoon dahil tinuruan niya ako paano talaga maglingkod sa Panginoon. At siya rin yung aking, pag may problema kami, siya ang una-una namin tinatakbuhan. Sister Esther, pakipray po kasi ganito, ganito, ganyan. O sige, pagpipray kita, sabi niya ganun. Tapos, pag hindi na ako sumasagot, sasabihin niya, ano na nangyari? Sinagot na ba yung prayer ko? Wala ka ng reaction. Wala ka ng, hindi mo na sinasabi yung ano, kung tinugon na ba ng Panginoon. Sabi ko, ay, okay na po ako, parang na sinasabi ko sa kanya. Kaya po, mamimiss ko talaga yung mga pangaral, Sister Esther, lalo na pagdating, pag mga conference na pili, ganito, ganito, ganyan, ganyan. At mamimiss ko yung pagbati niya sa akin. Salamat sa buhay ni Sister Esther, salamat sa buhay ni Pastor Javier na malaki nag-i-impart sa buhay naming pamilya. Kasi inalagaan niya kaming pamilya. Nung dumating kami, nagkaroon kami ng malaking problema, si Pastor Javier din yung naging karamay namin. Kaya pinupuri ko ang Panginoon sa buhay ni Sister Esther. Yung aking may bahay ay mula po nung napalapit kay Ate Esther, ang laki po na bawas ng aming conflict. No? Ang laki po tulong nun. Si Pastor Kino ay magbibigay rin ng... Ay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nung nabalitaan ko po na wala na si Ninang Esther, nalungkot at the same time masaya na siya po ay nakagraduate na. At
na taon din sa gabing ito ay birthday ni Dr. Javier. At marami po kaming mga bonding moments ni Ninang. Mahirap po isa-isahin. Napaka-thoughtful po niya. Lahat po ng birthday ng family po namin, alam niya. Una-una yan sa pagbati. Hanggang noong last December, namatay yung aking wife, Sister Minda. Kung pwede lang siya pumunta rin sa Burol, pupunta rin. Yung nga lang ay hindi po pinaintulutan ang pagkakataon. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa buhay po ni Ninang at ni Ninong Javier na nandoon po sila na gumabay at pumatnubay po sa amin sa panahon ng aming pangangailangan, sa panahon ng aming matinding mga pagsubok sa buhay, naroon po sila, hindi kami iniwan. At hanggang po sa ano, hanggang sa dulo, nandoon po sila. Nagpapasalamat po kami na nakasama pa namin si Ninang Esther na mag-minister sa Bless the Pastor na meron po kami. Nauna doon sa Makati, tapos dito sa Rizal, at nasa Pampanga, nakasama rin siya. And we are grateful to the Lord that she was able to impart her life to the pastors. At matindi talaga ang pagmamahal niya sa mga pastor. Matindi talaga yung kanyang pagmamalasakit sa mga pastor, sa mga manggagawa ng Panginoon. So we are grateful to the Lord that in spite of this that happened, papasalamat kami na siya po ay nakapiling namin, natulog pa sa bahay namin, namamahay pala si Ninang. Namamahay pala siya. At ganun pa man, nagpapasalamat kami sa Lord dahil may mga bonding moments kami na binigay ng Lord sa amin. Isang pagpapala na hindi kahit kailanman makakalimutan. Nandoon sa aming puso. Last year, nag-birthday yung aking anak. Dibo ng aking anak na bunso. Nagpadala po siya ng greetings. At thoughtful talaga. Napaka-thoughtful ni Ninang Esther. At we are grateful to the Lord for the time that she spent with us. At for the past several years, I'm grateful to the Lord that may mga panahon ng mga nakaraan na sila po ang tumutulong sa amin. Sila po ang nagpapadala. Okay? Lalo na ng mga panahon na sa Baguio kami, na wala kaming makain, wala kaming ganito, wala kaming ganyan. Nandun po sila to sustain us, to help us, na hindi po sila nakalimot. Hanggang dumating ang panahon na ako ay nananalangin sa Panginoon na, Lord, pwede ba ako naman, ako naman, ako naman? And I'm grateful to God for these several years. I was able to help sa kanyang pangangailangan. Wala na si Ninong, si Ninang na lang. I was able to help in our little way, sa maliit naming kakayanan na matulungan, makatulong, pambili ng gamot, kung ano man ang mga pangangailangan. We are grateful to the Lord na nabigyan kami ng pagkakataon na maka-extend ng helping hand sa kanila sa panahon ng kanilang pangangailangan. And I'm grateful to God for this pangalawang pagkakataon na nakapunta ako dito. Una, sa Burol ni Ninong Javier. Pangalawa ngayon. So, nung nalaman ko na matay si Ninang, inalam ko kagad kung kailan ang Burol, paano, ito, ganyan. And we have decided to come tonight. And we are grateful for the opportunity that you have given us. And may the Lord find us faithful sa lahat ng ating mga gagawin, sa lahat ng ating mga responsibilidad na inaiwan.
I believe sininang ang kanya pong mga talata sa Biblia na lahat po your labor in the Lord is not in vain. Thank God for the opportunity and God bless. Salamat, Pastor. Atin pong buksan yung hymn sheet at awitin natin yung song number 9. Purihin natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga gawa sa buhay ni Ate Esther at sa buhay ng bawat isa sa atin. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos, o purihin, purihin, purihin ang Diyos sa ating puso at isip, sa salmo at awit, purihin, purihin ang Diyos. Misa pa po. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos, o purihin, purihin, purihin ang Diyos sa ating puso at isip, sa salmo at awit, purihin, purihin ang Diyos. Pwede po ba yung mga babae lang? Okay, all together now. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos, o purihin, purihin, purihin ang Diyos sa ating puso at isip, sa salmo at awit, purihin, purihin ang Diyos. Yes, the Lord is worthy of all the praises, honor, and glory. Sa pagkakataon naman ito ay mapapakinggan natin ang tribute ng isang manugang. At nais kong tawagan, Sister Malu, na bigay ng parangal sa kanyang mother-in-law. Mabuti po ang Diyos sa pamilya namin. Alam ko pong mabuti rin ang Diyos sa pamilya po ninyo. Sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, hindi po siya nagkulang. Sinulat ko na lang po ito kasi baka may malimutan po ako pag naiyak na ako eh. Una po sa lahat, papasalamat po ako sa Lord, kasama na po ni John at ni Matthew dahil hindi niya po kami pinabayaan. Gumamit po siya ng mga tao upang makakilos siya sa family namin at iparanas ang kabutihan niya. Una po, nagpapasalamat ako sa Lord. Sa pagtulong po ni Jonah, ni Lando, sa pag-aalaga niya kay Pastor Ellie, nung time na nabubuhay pa siya, hanggang sa huling minuto ng kanyang buhay, kasama pa rin sila. Sila yung laging kasama sa pagda-dialysis, pagda-drive, at ito nga po recently kay Mama Esther, silang dalawa po ni Jonah ang magkasama sa isolation room for 34 days and 16 days after ma-discharge sa hospital. Matyaga po niyang inihahanda ang pagkain ni Mama Esther through NGT. Nagbabantay 24/7. Malaking sakripisyo po yon kasi malayo po siya sa family niya,
Although pwede siya lumabas pagdating nung nasa bahay na sila, pero yung bantayan mo si Grandma 24 hours na minsan wala kang tulog, hindi po namin matatawaran yung ginawa niya sa pamilya namin. At kay Lando, sa mga kailangan sa araw-araw, siya yung mga tumatakbo sa labas, siya yung mga bumibili ng mga kailangan. Malaking bagay po yun para sa amin, kasi hindi po namin kakayanin dalawa ni Jen yun kung wala po silang dalawa din. Sa mga pangalawa po, sa mga taong tumulong financially, alam naman po natin na nag-i-struggle po lahat ng tao ngayon financial dahil sa sitwasyon po natin. Pero maraming tao rin po ang nagpagamit sa Lord para tumulong po sa amin to sustain po yung needs niya for medication. Sa listahan ko po na ginawa, di ko po akalain na aabot po yun ng 200 plus na tao. Kasi kukunti lang po talaga yung kilala ko doon. Meron po galing po sa dito sa TMCC. Meron po sa Light of the World, marami po mga dating kasama sa ministry na nasa abroad. Kasama rin po dito yung mga estudyante nila nung estudyante ni Grandma nung nagtuturo pa siya sa Epipanio Elementary School. Ang mga batang tinuturuan niya nung mga grade 3 pa lang. Sila man ay ginamit ni Lord. Yung iba sa kanila, nakausap ko sa chat at thankful po sila kay Grandma sa buhay niya dahil malaki daw po ang influensya nila, ni Grandma sa buhay nila. Mas kahit wala silang hilig sa musika, tinuruan sila na mag-aral. Pag absent sila sa school, binibisita po sila sa bahay. At lagi po nilang sinasabi na napakabait ni Ma'am Esther, kaya di namin siya malilimutan. Kulang pa yung naiibigay namin dun sa na-impart daw po ni Ma'am Esther sa buhay nila. September 23 po, nung dalhin namin siya sa emergency sa Manila East. September 25, nung maipasok po siya sa isolation room, na-diagnose po siya na, sa COVID. Bumuhos po ang maraming blessing, financial. Siyempre po, sa tagal po niya sa hospital, medyo nababawasan din po yung mga nabigay sa amin. Araw-araw, every other day po, nagbabayad po ako ng 150,000. Hanggang nung October 24 po, dumating po sa point na sinabi na nga po na pwede na daw po siya makalabas. Dahil sabi po ng doktor, hindi na daw po kakayanin ng katawan niya na i-dialysis. Kasi bukod po sa COVID, may existing po siya sa kidney niya, tsaka sa thyroid. So, lalo pong na-damage yung kidney niya. Madaling araw po na October 25, hindi ko po alam na gising din po pala si Jan kasi hindi po ako makatulog. Kasi supposed to be po, October 24 ilalabas si Grandma kaso wala na po kaming cash. So, nag-usap po kami ni Jan, sabi ko sa kanya, Daddy, mag-post ka na sa Facebook, mag-update ka kung anong lagay ni Grandma. Pero hindi po directly na humihingi kami ng financial. Pero humipo po si Lord ng mga tao na tutulong sa amin. Kasi yung remaining po na nagpa-compute ako is 344,000 po yung balance namin. Ang hawak ko na lang po nun is 37,000.
Nag-post po si Jen mga before 5 a.m. Mga past 5 po, marami na pong nag-message sa amin. Marami na pong nagpadala sa GCash, sa bank account ni Grandma. So, hindi po namin alam kung alin ang unang sasagutin namin sa mga tawag. Kasi parang na-overwhelm po kami talaga sa pagkilos ng Panginoon sa amin. 10 o'clock pa lang po ng umaga ng October 25. Alam ko po lalabas na si Grandma sa hospital kasi sure po ako na mababayaran namin yung buo yung hospital bill niya. Nagtatanong pa nga po si Jen kasi parang sabi niya, baka hindi natin malabas si mama ko kasi ano, ganito pa lang yung hawak natin. Pero ako, ramdam ko po na may ilabas namin ang araw na yon. Nung mga oras po na yun, naglilinis po ako ng kwarto ni Grandma kasi alam ko nga po na ilalabas siya that day. Naiiyak na po ako sa Panginoon kasi doon ko po talaga naramdaman yung noon time po kasi ni Grandpa, hindi po ako masyadong involved. Kaya hindi ko po alam kung ano po yung mga tulong, pero alam ko po marami din tumulong. Kaya lang po, hindi ako yung direct na nakaharap po ba. Hindi ako yung directly involved. Pero itong time po ni Grandma, kitang-kita po talaga namin yung mga tumutulong, nagme-message, nagpapa-update po sa Facebook. One time po, nung nakakalabas na po sila sa hospital, nag-devotion po kami sa kwarto ni Grandma. Nag-good night po si Matthew. Tapos ngumiti po siya, nangiting katulad ng dati nung okay pa siya. Sabi ko kay Matthew, "Oy be, si Grandma ngumiti." After nang lumabas siya sa hospital, doon ko lang siya nakita na maganda yung pagkakangiti niya. Kasi lagi lang siya nakapikit, tatango-tango. Pero noon time na yun, parang okay na okay siya. Siguro nga po kasi yung picture po ni Matthew, pag pumasok po kayo sa kwarto nila, nakadikit po yun sa pintuan ng cabinet. Para pagiga po nila, picture po ni Matthew yung nakikita nila. Nakita ko rin po kung gaano ka-dedicate siya sa ministry. Di po hadlang ang age. Sa paglilingkod sa Panginoon, kung gusto mo talaga, masipag siya mag-Bible study. Sa jail ministry, sabi ko nga po kay Jan dati, wala na ba ibang tao na pwedeng gumawa ng ginagawa ni Grandma kasi matanda na siya? Pero ang totoo po pala nun, mahal po talaga niya si Jesus kasi kahit ganong age, pursigido po talaga siya na maibahagi yung word of God sa iba. Sa bahay po, basta po pumatak na yung 6:30, papasok na po yan sa kwarto namin. Devotion na, bit-bit na po yung Bible niya, tsaka yung book na ginagamit namin sa pag-devotion. Bit-bit din po niya yung pamphlet ng Open Doors. Ipagpipray yung mga naka-schedule. Ipagpipray yung mga may sakit. Iiyak pa siya. Mararamdaman mo talaga na hindi lang siya basta nagpipray, kundi parang inihihingi niya talaga sa Lord na pagalingin yung tao. Concerned na concerned siya. Basta pag-aalis po kami, lagi yan magpapaalala. Seatbelt nyo, lisensya nyo, baka malimutan.
ilista yung mga bibilihin pag uwi. Magte-text pa yan pag uuwi ako ng Lucena kasi baka may malimutan daw ako ng mga gamit. Kung ibang tao, iisipin mo, maiinis ka. Magagalit ka, pero kung titingnan mo yung ibang side, sasabihin mo, laba ko talaga nito kasi kahit nakaliit-liit ang gamit mo, ipapaalala niya sa'yo. Dati po, pag magigising ako ng madaling araw para mag-CR, lalabas po ako ng kwarto, madadaanan ko po yung library bago po ako dumating sa CR. Yung library po is madilim. Maririnig ko may umiiyak. Akala ko nga po dati nung bago-bago pa lang po ako doon sa bahay, may multo. Kasi parang may umiiyak. So yung po pala, madaling araw pa lang po, tulog pa ang lahat. Nananalangin na siya. Umiiyak. Kaya po siguro, bless talaga siya ng Lord. Ngayon po, kulang na po kami sa bahay. Dati po nung nasa ospital pa siya, iniisip lang namin nasa ospital siya. Pero babalik pa rin siya. Pero ngayon po, tatlo na lang kami. Kahit po magpagulong-gulong po siguro kami nun. Kaya lang po, pag nawala po talaga yung ina sa tahanan, parang malaki pong kawalan. Mamimiss ko po yung mga reminders niya, paglilid niya sa devotion, mga masasarap na sa tenga na pagpo-pronounce niya ng English, pagtugtog ng piano kahit minsan naiinis ako kasi kung kailan kakain, saka magtutugtog ng piano, hindi mo marinig yung TV. Pero ngayon, nung wala siya, nung nasa hospital siya, parang kinakanta-kanta ko yung mga tinutugtog niya kasi namimiss ko ba yung ingay na ginagawa niya. Yung mga gifts niya pag may occasion na may mga nakaipit na ayuda, kahit nasa bahay kami, madalas darating ako sa bahay sa gabi, andun siya sa corner, nagko-computer at busy sa pagta-type ng mga sermon and devotion na para sa future, para sa Bible study. Di siya nawawala ng gagawin kasi sa age niya, matalas pa rin ang pag-iisip niya. Yung nanay ko po, 75 years old, pero pag kinakausap ko po siya minsan, hindi niya po ako kilala. Pero po si Grandma, mag-80 na siya, pero hindi, kumbaga, sharp talaga yung memory niya. Sa pag-uwi niya sa Panginoon, may mga relasyong naaayos. Nung time na lalabas na siya sa noon, sinabi niya kay John na naayusin na yung billing at yung pera. Hindi niya siguro alam na 37,000 na lang yung hawak namin na pera. Ang sabi pa niya sa kay John, ayusin mo na kasi pag may sumobra, ipamigay doon sa mga nangangailangan. So kahit may sakit siya, gusto pa rin niya na tumulong financially. Napaka-generous po talaga niyang tao. Kahit alam po niya na kailangan pa niya, gusto na niyang i-share agad sa iba. Hindi po niya masasabi na pinabayaan siya ng Lord dahil sa pagiging generous po niya, lahat po ng kailangan niya sa medication, nabili po, sinupply po ng Lord, sobra-sobra pa po sa pangangailangan niya.
Nung unang gabi po na nakauwi sila sa bahay from the hospital, medyo hirap pa po siya na sa paghinga. Nakapikit po siya, naka-oxygen, tsaka NGT. Pero mararamdaman mo po sa boses niya na hirap pa rin siya. Pero nung sinilip ko po siya, sabi ko pa kasi parang may umuungol dun sa kwarto ni Grandma. Pero nung kung pakikinggan pong mabuti, ang binabanggit niya is, ando, God will make a way for me. Hallelujah. Paulit-ulit yun. At mas lalo ko po siyang hinangaan sa kanyang sobrang dedication sa Lord kahit hirap na po siya. Ako nga po magka-UTI lang eh. Parang naiiyak na po ako sa sakit. Gusto kong biyakin yung likod ko. Pero yung kanya po, sa kidney na po talaga mismo. Pero hindi po siya nagreklamo. Nakapikit lang. Minsan-minsan, pero pag kukumustahin mo po siya, tatanungin mo siya anong nararamdaman mo, sasabihin niya, masakit, nahihirapan ako, pero makita mo, kakanta uli siya. Mabuti po ang Diyos sa lahat ng oras. Yung sagot niya po sa mga panalangin namin ay perfect. Tama-tama lang po dahil that day lang, nung October 25, nung madaling araw na yon, kailangan namin ng tulong. Andun po ang sagot ng Lord. Nalulungkot lang po kami kasi wala na siya. Hindi lang po kami ang makakamis sa kanya, kundi pati rin po kayo. Pero natutuwa po kami dahil wala na po siyang mararamdaman sakit. Kung maganda po siya dyan sa picture, alam ko po mas maganda siya ngayon sa langit. Sa Diyos po ang kapurihan at kapasalamatan. Pero sa pagkakatampong ito ay bigyan daan natin ang salita ng Diyos. Tapos po ay kung may time pa mamaya ay baka pwede pang mag-tribute sino man sa atin. At tawagan ko na po ang chairman ng Light of the World, Worldwide Ministries, ang ate pong Bishop Omar Vigilia. Purihin ang Diyos. Kung kayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na mapanood at mapakinggan yung maikling gawain doon sa krematorium, ay nabanggit ni Pastor Charlie something about knowledge. Knowledge. Sabi nga po niyo, knowledge. Tatlo po yung kanyang nabanggit. Kaalaman tungkol sa kamatayan. Kaalaman tungkol sa grief, pagluluksa. Kaalaman tungkol sa kinabukasan. Eh, nais ko na ngayong gabi ay magdugtong din naman. Hindi na sa kamatayan, kalumbayan, o sa kinabukasan, kundi kaalaman tungkol sa buhay dito sa lupa. At kaalaman tungkol sa isang tahanan na nasa langit.
Kapag ka po ganitong mga panahon, nasasariwa po kasi ang buhay ng tao dito po sa lupa, life on earth, and then yung kasunod nun. Alam ba nyo na meron pong Kenyan proverb na sabi ay alafu. Alafu. Pwede ba yung banggitin sa inyong katabi? Alafu. Ano po ibig sabihin yan? Kenyan proverbs na yan. What next? Ano ang kasunod? Maganda pong katanungan yun. And it will require a special knowledge about life on earth and life beyond earth. Natutuwa po ako dito sa mga nai-prepara na mga bulaklak. Nagahanap nga ako ng pulang rosas eh. Pero nakita ko ay puti. Maganda rin po yan. Pero bago ko magpatuloy, gusto ko lang malaman kay Malu, bakit ang tawag nila kay Ate Esther ay Grandma? Matthew, masasagot mo ba? Bakit ang tawag nyo sa daddy ay grandpa, kay mommy ay grandma? Oh, nagtuturoan po sila. Tinuturo naman yung bata. Well, anyway, it's a word of affection, I'm sure. Kanya nga, kasi po, pagka lolo at lola, alam nyo, mas mapagmahal yan eh. Nais ko pong banggitin ang isang kwento sa pasimula. Ito po ay tungkol sa hardin ng rosas. Ang sabi rito, in this garden, there are many varieties and sizes. Magkakaibang variety at mga sukat. Ang ilan ay full-blown, ganap na na nakabukadkad. Ang iba naman ay just little buds. Ito po yung kampupot na roses. And when the owner of the garden wants a bouquet for his table, he goes out into the garden and plucks those roses, which will make the loveliest bouquet. Katulad po nitong napapamasdan natin dito. Lovely bouquet of flowers. And the owner may pluck a full-blown rose or a little bud. The choice is his. When God wants a bouquet for His heavenly table, the choice is up to Him. He owns the garden, and He picks the flowers as He chooses. Sometimes He picks a bright little bud, but yesterday, God picked a full-blown flower of an aged saint to beautify the heavenly table. And I'm referring no other than our honoree, si Ate Esther Javier. Mababasa po natin dyan sa ating program yung Pangalawang Korinto, Kabanatang 5, Talatang 1. Kung saan binabanggit dito ni Apostol Pablo
we know, talos natin, that if the earthly tent we live in is destroyed, ano ang tinutukoy niya rito na toldang tirahan? Ito po yung ating mga lupang katawan. We have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands, because when we are clothed, we will not be found naked. Alam niyo kung buhay si Ate Esther, sasabihin niya dito sa gumawa nito. Itong iba, ginawa ni Ate Esther kasi, yung profile niya, siya mismo gumawa. Pero ito po mga verses na ito, iba po ang gumawa. Ang sasabihin niya siguro ay, Charlie, mali-mali ang iyong minakinilya rito. Sabi ko, verse 1 lang ang ilalagay niya. Lumakpas po siya hanggang verse 2 and 3 na hindi pa kompleto. E pati nga po yung John readings natin eh. John 14 po yan. Ang nakasulat dito, John 3. Kaya talagang pagdating mo sa langit, Pastor Charlie, makakatikim ka ng pukpok sa ulo. Iniba-iba mo kasi itong mga talatang ito. But let me just read part of John 14 verses 1 and relevant verse to 3 and 6. Do not let your hearts be troubled. Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Sumampalatayo kayo sa Diyos. Sumampalatayo din kayo sa akin. Ito na. My Father's house has many rooms. If they were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. At dito niya sinabi, I am the way and the life. No one comes to the Father but through me. So ito pong mga scripture readings natin ngayon, halimbawa sa 2 Corinthians 5, Paul tells us about a life on earth na ito daw ay similar to living in a tent. Kaya taong tolda po tayo, sinasabi ni Pablo. At dito naman sa isa pang scripture reading sa John, dinidescribe po na Apostle Juan yung life beyond this earth as living in the Father's house. So ito po ang nais ko na bigyan ng diin ngayong gabi sa temang To the Father's House sa pamamagitan ng pagsusuri nitong life on earth and life beyond earth. Kasi po, ito pong dalawang mga talata natin ngayon ay nagbibigay ng isang graphic picture. Naglalarawan po ng buhay ng isang tao in its entirety. Life here on earth and life or living in the Father's house. Dito po sa lupa, tayo po ay mga taong tolda. A tent is not built. It is pitched, meaning to say, ito ay itinatayo, tinitindig, ganun ang tolda. Why? Sapagkat ito po ay isang temporary dwelling. Sandali lamang na panahon. At dito nga po sa 10th living days natin, we stay but a brief time.
maikli lamang. At pagkatapos noon ay tayo ay jo-journey na. Lalakad na tayo. Hahayo na tayo dun sa binabanggit na mansion in heaven. So bilang tayo mga Christians ay tayo ay mga manlalakbay. Manlalakbay. Pilgrim people. And the number of days allotted to travelers of earth will differ from every individual. For Ate Esther Rabir, her days totaled almost 80. Tama dyan, ano? And as we grieve and lament her passing, we realize her years exceeded, actually, the expected lifespan of 70. Sabi ng awit, 90, talatang 10. But you know, even if she could have lived for 85 years, o dagdagan mo pa, her living would have been just as difficult. Difficult. Sapagkat tayo ay hindi po tayo talaga handa. We are never ready to accept and say goodbye to a dear one who is very close to us. Pag pinanganak na tayo sa mundong ito, nalalaman natin, this is knowledge, that before long, we will also be living. Ngayon, dito po sa spiritual na dimension, and this is the happy life or side of life. Ang sinasabi po ni Apostle Juan, there is a kingdom where we can dwell securely and forever. Forever. No more tent living. Wala na pong paninirahan sa tolda. Na ang ibig sabihin, we are going to move into the Father's house. Into the Father's house. Kaya nga po ang pangako ng Panginoon, babalik po siya. He promised He will return, He will come back, He will receive us to Himself, and take us to where He is dwelling for eternity. Kanya, sa mga ganitong mga pagkakataon, itong mga katotohanan ng eternal na ito ay nasasariwa po sa ating mga isipan. Sabi nga ni Jesus kay Martha, ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. Ang sinumang nananampalataya sa akin, mabubuhay kahit na siya ay mamatay. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, hindi na siya mamamatay. Katulad po ng isinulat ng isang author, si Charles Kettering, we should all be concerned about the future. Why? Because, sabi niya, we will have to spend the rest of our lives there. Balikan natin yung life on earth. It is a series of problems. Hindi lamang ito maikli. Punong-puno ito ng mga inconsistencies, ng mga contradictions, but ito ng mga sakit, hirot, failures, hardships, sufferings, sickness, and pain. So much happens around us over which we have no control. But tonight,
let me emphasize that we have one choice when we are faced with these various circumstances. And that choice is we have or we know how to react to all these circumstances. Mahalaga po kasi yun. Yun ang isang knowledge na dapat na patuloy natin na malaman. But there is one area in our lives we have full control. We have full control. At ito po yung faith response. Faith response. And our relationship to the one who promised he will come back and to take us with him in our eternal dwelling house. At his deathbed, Steve Jobs, who was afflicted with an incurable pancreas cancer. He had a few months to live. Dumating ang realization sa kanya. At ang sabi niya, no one wants to die. Talaga nga pong pagka ikaw ay nandudo na sa dulo ng iyong buhay, you don't want to die. And that is really true. In fact, even those who are going to heaven do not want to die. Tingnan mo nga ngayong katabi, tanoy mo siya. Gusto mo na ba? Malamang ang sasabihin niya sa iyo ay, mauna ka. Lalo na kapag ka hindi ka pa baksinado, gusto niya mauna ka na. Yet, death is a destination we all share. Malinaw yan sa Hebreo 9, talatang 27. And no one has ever escaped it except Enoch. When he was 365 days, God took him away. Death may be considered the single best invention of life. Invention of life. Why? Because it is life changing. The moment dumating na sa atin ang knowledge, ang kaalaman tungkol sa buhay na hinahambing sa tolda, living in a tent, at saka yung beyond earth, living in the Father's house, ay talaga naman pong mag-iisip ang isang tao. And this will pave the way to clear the old life, accept Christ, be a believer, grow in faith, and mature spiritually, upang sa ganon, ang taong magpasya ay talaga mababago ng Diyos. Right now, the new. This is our life today. Kayo at ako. But it is limited. We don't waste it. If you know that your life will end next week, the question is, what do you want to do? Ano ang gagawin mo na mag-iiwan ito ng isang impact or legacy in the life of others? Sa akin pong makikipag-ugnayan kay Ate Esther, ito po ay naggawa po ako ng acronym sa kanyang pangalan. This is how Ate Esther touched my life and my ministry and my family. For those of us whom Ate Esther touched and influenced, she was, letter E, an encourager.
Kumbaga siya ang Barnabas natin. Ano man ang edad mo, mas bata ka, mas maedad siya ka sa kanya, she will always give you an inspiration to hope and to serve. Very unique attribute ni Ate Esther ito. Encourager. Letter S. Supplicator. Kanina pa ako nakakarinig hanggang kanina ng tungkol sa ministry ni Ate Esther na ito. Ipinapanalangin niya tayo. He prays for the church. He prays for pastors. He prays for people. At kahit na nga po hindi niya kakilala, tatabihan niya po yun, sasabihin niya, halika mag-pray tayo. A supplicator. Letter T, thankful. Thankful. She is always grateful and expresses her thanksgiving in many forms and in many ways. Katulad ninyo, ako rin ay nakatanggap ng mga sulat niya. Halo-halo po yung mga sulat na yan. Sabi nga ni Bernice ay written notes. Small letters. Mahaba, maikli. Kung hindi pa siya kontento rin, papadalang ka pa niya ng mga cards. Upang magpasalamat lang. Malimit siya mag-text. Magpapasalamat lang. Thank you for the affirmation. May favorite phrase niya po yun. Letter H, humble. Mababang loob. She always recognizes one's true position before God and others. Malala ko nung sinama namin siya bahagi ng presidium, pastor's presidium. Tinanong niya kaagad ako, Pastor, bakit po ako sinama diyan? Matanda na ako, ika. Mahina na aking pandinig. Sabi ko, we value your wisdom. You are important to the ministry of life of the world. And we are going to make you an emeritus member of the presidium. At talaga po, hindi po siya nag-absent. Letter E, educator. Educator. She is always instructing, teaching, and not just her pupils, but so many people. People of God, ordinary people, special ones, everyone. Sabi kasi kanina ni Pastor Charlie, si Ate Esther daw ay meron pong PTC. PRC. PRC. Ipe-praise ka muna. Pagkatapos ay i-rebuke ka na niya. And then i-correct ka pa. I'm one of those na nakatikim po ng praise. Pagkatapos, abangan mo na yung kasunod. Meron na pong rebuke at i-correct ka na niya. Sabi nga ni Joyce, ministry niya yun eh. Minsan nga po ay nagsawa na yata siya sa kadadala ng mga card sa akin. Padala siya ng padala ng mga libro. Mamahaling libro. Imported pa yung iba. Basahin mo. Sabi niya, maganda ito.
At minsan, nagtaka ko, meron siyang kaibang binigay na regalo. Pasko yun eh. Malaking supot. Nagmamadali akong buksan, nagulat ako. Ang laman po nung kanyang niregalo ay isang gable. Alam niyo yung gable? Ito po yung ginagamit ng mga huwes sa husgado. Ipinupukpok niya yung gable doon sa maliit na kahoy. Isip ako ngayon, bakit ito ang kanyang niregalo? Pupukpukin ko ba ang aking ulo rito? Bigla akong naalala na realize ko, hindi lamang ako. Marami kasing pastor, matitigas ang ulo. Ito pala ang binigay niya para ipukpuk ko sa kanila. Para siya yung Word of God talaga eh. Ano ang Word of God? It is used for teaching the truth. Totoo po yung sasabihin niya sa iyo eh. Hindi ka niya bubulahin. Oy, maikli ang damit mo. Oy, hindi tama yung English mo. Totoo yung mga sinasabi niya. Mali, mali. At i-rebuke niya gently. Sabi nga ng isang nabasa ko sa chat, ay she has a gentle spirit. I-rebuke ka nga niya, pero lalo mo siyang mamahalin. Iko-correct ka talaga niya. Ganun nga po Word of God eh. It's used to teach the truth. Iturong katotohanan. Ituwid ang mga liko ang gawain. Ituwid ang mga mali. Ihanda ang mga manggagawa ng Diyos. Ganun nga po ang ginagawa niya pagka nangangaral siya. It is very biblical. Kanya tayo pong lahat dito ay talaga pong nag-i-enjoy sa kanyang mga texts, small notes, mga letters sa atin. This is a legacy. At Esther is not dead. She just move on to that happy side of life and leaving us her legacy that impacted our lives, among others, that being an Esther to us. Encourager, supplicator, thankful, humble, educator, and respectful. She is always manifesting honor towards those who are worthy. Hindi komo siya ay asawa ng ating founding pastor, ay mamamaywang na dyan at lalaki na ang mata. Hindi po. Nandyan lamang siya sa tabi. Giving high regard to the worthy. That's why she is so special and she's a wonderful, wonderful person. Nice ko na magtapos. Homecoming, kasi yan po ang nakasulat po doon. May homecoming. Once there was a woman who every day would take long walks with the Lord. And on these walks, she and the Lord God would talk long hours about all kinds of things. The important times in her life. When she met her husband, the birth of her children, special occasions. And one day, while they were out walking for an especially long time, the Lord looked at her and said, "We are closer to my home now than to your home. We are closer to my house now than to yours. And I see that you are tired.
I want you to just come home with me. And that is what she did. Parang si Ate Esther po yan. Talking to God, speaking to God in our behalf. Hindi lamang siya individual intercessor ng ilan sa atin, siya po ay volunteer, frontliner natin siya, the personal intercessor of the Church of God, Light of the World, pastors, workers, relatives, friends. Ganun po siya. And finally, there was a young Christian at the deathbed of an aged lady saint. Itong batang Kristiyano ito, tinanong niya yung aged saint, "Shall I read to you the sweetest verse in the Bible?" "Yes, please. Please read." And so the young man read the verse in John 14. Pastor Charlie, John 14, hindi John 3. "In my Father's house are many mansions." No. Sabi nung saint na ito, "That is not the sweetest verse. Read on, please, read on." And so the young man read on, "And if I go and prepare a place for you, I will come again, and not where I am, there you may be also." Ang bulalas nung saint na ito, "That is the sweetest verse. That is the sweetest verse," said the dying saint. "It is not the mansion, it is Christ Himself I want." Kaya nga ako'y nagulat, pati si Stephen Curry pala, ay may ganyang isinulat. Yan ba yung basketballista? Kasi ang sabi niya, "I know," knowledge na naman, "I have a place in heaven waiting for me because of Him, Jesus. And that something no earthly prize or trophy could ever tap." Walang makakahigit diyan. Pinag-usapan na natin ang life on earth like life in a tent at life beyond earth, living in the Father's house. Kanya angkop na angkot po yan sa ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. We offer our continuing fervent prayers for comfort, peace, strength, and joy for John, for Malu, for Matthew, maging si Lando, si Jonah, the Candelaria family, and the Javier clan. Sure, we are mindful of the many times we prayed together during Ate Esther's ordeal. But we continue to pray for the loved ones left behind. So in behalf of Light of the World, Worldwide Ministries, we extend our love and understanding to you all and say congratulations. Congratulations. Hilingin natin na ang immediate family ay dumako dito sa front row. Alipo kayo rito at tayo po ay mananalangin.
Dito lang sa front row. Kasi social distancing pa rin eh. Yan lang. And I'll ask the congregation to please extend your arms towards this family. Lord God, in the face and in the moment of death, we come to you. For we have no one else to go to. For you are the source of life, the sustainer of life. And your Son Jesus is the giver of eternal life. We thank the Holy Spirit for ministering to these loved ones, to this family. Parang niyong sinadya, Panginoon, na sunduin na si Ate Esther one day before the birthday of Dr. Eli Javier. Parang sinadya niyo po ito talaga para ang kanilang celebration sa araw na ito, November 11, ay doon na sa langit. Nandun na ang ating pinakamamahal na founding pastor at first lady ng Light of the World Worldwide Ministries. They are in the best place in heaven, in paradise. And this is for eternity, unlike life on earth, which is temporary. After tomorrow and the days thereafter, magsisink, Panginoon, sa mga loved ones na ito, there is something that is void. May emptiness silang mararamdaman. Lalo na si John, si Malu, si Matthew. Maging yung mga nag-alaga sa kanila na mag-asawa. At mga iba pang kamag-anakan, the church. Who have sustained them in intercessory prayers, providing needs for them. Salamat po, O Diyos, na kahit na makakaramdam sila ng ganitong damdamin, ang papalit naman ay kayo mismo, Banal na Espiritu. The Father and Jesus is in heaven, but you are here, Holy Spirit, touching their lives, ministering to them, anointing them as they continue to serve and continue the work that Dr. Abier and Ate Esther started and flourished. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na hindi niyo sila pababayaan. You will never leave them, nor abandon them, nor forsake them. Kayo pa rin ang kanilang matatawagan, puder, sandalan, maaasahan. Make them the apple of your eyes. Kayo na po ang pumawi ng kanilang mga kalumbayan. Kayo na po ang pumunas ng kanilang mga luha. Ease the loss. Soothe the pain. And in every way, the Father, through your Son Jesus, and by the work of the Holy Spirit, the ministry of the Holy Spirit, let them continue to enjoy your presence.
let them continue to experience your touch. Kayo pa rin, Panginoon, ang magpo-provide. Kayo pa rin, Panginoon, ang kakalinga, magmamalasakit sa kanila. Sa dami ng mga description kanina, kay Ate Esther, maging kay Dr. Eli, kayo ngayon ang kanilang pagmumulan ng pagmamalasakit, pagmamahal, pagtulong, sapagkat kayo ang Diyos na eternal. You are unlimited. You are always present. And you are mighty in all that you do. So Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Jireh, Jehovah Ra'ah, Jehovah Rapa, kayo po ang aming tinatawagan upang ang pamilyang ito at mahal sa buhay ng aming mga yumauna na founding couple. Kayo na po, Panginoon, ang gumabay, kayo po ang kumarga sa kanila, kayo po ang magbigkis sa kanila, kayo po ang yumakap sa kanila ng mahigpit na mahigpit. Because you are just a prayer away, and you are always a God who listens and who hears and answers prayers of those who fully trust in you. And so in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we commend Ate Esther to your God's eternal home, and even the family left behind. Hayaan nyo na mag-enjoy si Ate Esther, Dr. Eli, sa everlasting peace and security na pinangako ng Panginoong Jesus. Na-reunite sila, but itong mga mahal sa buhay nila, in the spirit and in faith, ay kasama nila sa reunion niya ito kahit dito pa lamang sa lupa. Because we know we have a dwelling place that is eternal in your house, Father. In Christ's name we pray all these things with thanksgiving. Amen and amen. God bless you po. God bless you. For our last song, we will sing a cappella, the song, How Great Thou Art. Tumayo po tayong lahat. Let's sing all together, How Great Thou Art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all Thy works Thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to Thee, How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee, How great Thou art, how great Thou art. One more time. Then sings my soul, my Savior God to Thee, How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee,
How great thou art, how great thou art. Amen. For our benediction, before we close in prayer, I would like to request John Wesley to come and say some words before we hear the benediction. John. Pa, ngayon lang ako ulit nakaranas ng parang face-to-face. Lagi kami nasa So, hindi ko alam paano kumilos eh. Alisin ko ba itong mask? Naintindihan ba ninyo ako? Ayan. Thank you po sa... Kasi, thank you sa comfort. Kasi, lately, parang nalulungkot ako. Kasi, parang nadedepress ako sa sitwasyon natin sa mundo. Tapos nangyari pa yung sa mama ko. Sabi ko, parang wala na akong makausap. Pero biglang ang dami kong nakausap nung nagkasakit mama ko. Ang dami nung may message, nangangamusta sa mama ko, nakakatuwa. Nakatuwa, nakataba ng puso kong sa dami ng na-touch ng ni mama ko sa iba't ibang churches, iba't ibang tao, kahit yung mga hindi pa Christian, yung mga estudyante niya dati nung grade 3. Kinakamusta ako, saka pinagpe-pray si mama ko. Kaya natutuwa ako, nakaka-comfort po sa akin po. Kasi po, medyo ano eh, kahapon lang nawala si mama ko. Medyo ano pa eh, hindi pa nagsisink in sa akin. Pero naiyakan ko na siya, pero... yun lang po masabi ko po. Thank you po. God bless po sa effort, sa support. Nangyari na yun sa daddy ko eh. Kaya talagang maniniwala ka na may Diyos, di ba? Kasi yung COVID, hindi mo nakikita yan. Parang yung ibang tao din sinasabi, si God, di mo naman nakikita. Pero... makikita mo yung comparison, yung makikita mo sa mga tao na tinatch ni God. Makikita mo si God dun sa kanila kasi tayo yung ambassador niya. So, makikita mo talaga yung Christian character. Yun yung nakita ko dun sa parang sabi ko nga dun sa mga kapatid ni mama ko kahapon. Parang roller coaster ride yung naranasan ko or naranasan namin kasi umaasa ako na pagagalingin pa siya, makakakita ako ng signs. Oh, praise the Lord. Tapos mamaya downhill na naman. Oh, makakalabas pa ba siya ng ospital? Tapos, iisipin ko rin na sabi kasi diba sa Bible na hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Sabi ko, Lord, kaya ko ba to? medyo parang pang-advance. Pang-advance na tong mga trials na to. Sunod-sunod pa. Nakalabas naman si mama ko. Nakapiling pa namin ng 16 days, I think. Saka, bago siya malagutan ng hininga, mga 30 minutes before that, galing kasi ako sa labas eh. Pagbalik ko sa bahay, siyempre naligo muna ako. Tapos, pumasok muna ako dun sa kwarto niya. Sinabi ko, ma, love you. Uh,
Iba na itsura niya nun eh. Hindi mo makilala. Malayo na yung tingin niya, parang ready na talaga. Kasi umaga pa lang, nag-BP na si John eh. Pababa na ng pababa yung BP niya. Kaya may pakiramdam na rin ako eh, na handa na siya. Yun, sabi ko, God bless you, ma. Tapos sabi ko kay Jonah, pahinga muna ako. Tapos after 30 minutes, magsasaing ako sa labas, biglang bukas yung pinto. Si Jonah, parang balisa siya. Alam ko na, pag kinuha na siya ni Lord. Yun na nga, yung answered prayer na rin po. Siyempre, iba-iba yung prayer natin. Hindi naman nalilito si Lord eh, kasi nakikita niya yung future for what's best para kay mama ko. Yun yung pinaka-time siguro na handa na yung spirit niya, yung kalooban niya, na ma-meet niya yung maker niya. Kasi baka mamaya, umaba pa yung buhay, tapos magkasala. Naku, sumablay pa, di ba? Kasi nakikita mo naman yung nangyayari ngayon sa COVID. Maraming talaga, kahit mga matitibay na Christian na nade-depress. Pero, siguro, yun na nga yung, yun na yung time na graduate na siya sa, una sa paghihirap, saka, yun, hindi ko na siya mamukaan nun eh. Diba? Maawa ka talaga eh. Hindi na ganyan yung itsura niya eh. Maawa ka. Mahabag ka. Tapos, taong pang, meron pa nga nagsabi sa FB eh. Inaantay na yan ni daddy mo. Birthday na kasi yan. Para sabay na sila. Di lang anghel nga. So, ewan ko kung may time pa dun sa kinalalagyan niya, pero parang ang ganun para sa atin, di ba? Parang nagse-celebrate na sila ng birthday ng daddy ko. Closing remarks, maikli lang dapat. Umaba ako magsalita eh. So, yun na lang, thank you po sa prayers and support. Sana po patuloy po kayong keep in touch sa akin kasi medyo nakakalungkot eh. Pagka si mama ko kasi lang yung matyaga makipag-usap sa... Kasi di ba nga sabi po niya, encourager, no? Matyaga po siya manita. Matyaga siyang makipag-usap. Pero sa inyo po, di ba... Siguro every Sunday lang yung paninita niya. Ako araw-araw eh. Pati sa paghuhugas ko ng pinggan eh. Oh, nakabukas yung gripo. Oh, di ba? Pero yun, mamimiss mo yun. Mamimiss si daddy ko, di ba? Medyo strict siya. Pero mamimiss mo yan pag wala na siya. Kaya yun nga, parang grab the opportunity kahit yung napakaliit lang na bagay. Kahit na yung nakakadilat lang siya. Nung time na yon, tuwan-tuwa na. Biro mo yun, dumilat lang. E samantalang tayo, nakadilat. Pag-ising natin, nakadilat. Pero yung makita ko siya nakadilat, nakatingin sa akin, na may hindi glassy-eyed, tuwan-tuwa na ako noon. Kaya, ayun, praise the Lord na lang na kinuha na siya. Kasi ako tuwan-tuwa, siguro siya hirap na hirap, di ba? So, yun na lang po, Pastor. Kasi ang dami kong pwedeng kwento. Doon sa FB na lang pag babalitaan ko po kayo. Thank you po. Thank you, John, for expressing yourself. Let's continue to pray for the family. Hindi lang ngayon yan, hindi lang bukas. Mahaba-haba pa yung panahon na kanilang dadalhin itong pasaning ito. Let us pray. We thank you, Father, for giving our beloved sister Esther Javier her eternal rest. And we pray, O God, that as we continue to struggle, help us to also realize that we will always find rest in you. Thank you for giving our beloved sister Esther
her eternal rejoicing, which reminds us, dear Lord, regardless of how we feel or what we go through, we can still rejoice in your presence here and now. Thank you, dear Lord, for giving Sister Esther Javier your eternal rewards for her. And we thank you, dear Lord, that your rewards for us are still available today and tomorrow. And now unto him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, authority through Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. And everybody say, Amen. 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 Praise the Lord. Good evening po sa bawat isa.